pader ang tayo nila dito sa Avila, ibabalik ko sa'yo ang dapat kong ibigay sa'yo. Layo pa ba tayo? Nandito na tayo. Huh? Julian, ito yung sinabi mo ginawa mo para sa kasal ni Sir Lucio? Julian, kapag kinasal ako, pwede mo ba akong gawa ng ganito? Alam mo, matagal ko niniisip ang magiging kasal ko eh. Parang ganito, sa hardin, napapaligiran ng mga puno at halaman, nag-aawitan ng mga ibon, maganda ang sikat ng araw, nakapaligid ang mga mahal ko sa buhay, may musika nang gagaling sa flauta, at naghihintay para sa akin ang lalaking mahal ko. Sino ang lalaking naghihintay para sa'yo? Sino ang lalaking mahal mo? Nandito ba si Aguiluz? Nalaman ko na rin kung ano ibibigay mo kay Aguiluz. Si Gabriel. Laki ka naman tanga, tinanong ko pa. Si Gabriel naman talaga ang mahal mo. Julian? Alwina. Kaya ako to nabuo. Dahil habang ginagawa ko to, ikaw ang nasa isip ko. Anong sabi mo? Anong ginagawa mo rito? Kaya si Sir Lucio. Ha? Sir? Paano ka nakapasok dito? Sino nagpapasok sa inyo dito, Julian? Sir, ako po ang... Ay, wala po, Sir Lucio. Pumusit lang ako, Sir Lucio. Huwag niyo pong pagalitin si Julian. Hindi, Sir. Sir, huwag kayo maniwala. Ako po ang may kasalanan dito. Sa ako gustuhin ko po makusap si Gabriel. Naglakas loob na ako, Sir. Sir, kung ako sa'yo, umalis ka na. Kasi baka kung ano pa gawin ko sa'yo. Alis na. Alis! Alis! Si Ding? Sir, may kailangan po kayo? Parang narinig ko yung boses ni Papa. Sino na naman kayo nagagalitan niya doon? Alwina. Si Ding, iwan mo muna kami. Sige po, ma'am. Gabriel, bukas sa yung kasal namin ng papa mo. Baka naman pwede na tayo magkasundo. Gabriel? Wala akong pakialam na mga okasyon meron bukas. Ang mga tao talaga! Bakit ba hindi nilang gawin ang mga trabaho nila? Ang bihira naman, oh. Oh, Violeta, bakit gising ka pa? Maaga tayo bukas, matulog ka na. Gabriel, matulog ka na rin. Come on. Hindi naman kita napagtanggol kay Sir Lucio. Ako naman talaga may kasalanan. Huwag mo naiintindihan yun. Pero bakit ngayon ang kinakasalanan? Hindi mo kailangan magsinungaling. Julian, ayoko mahisanti ka sa trabaho. Tsaka isa pa, sa akin lang naman siya galit eh. Ayoko madami ka pa. Ang bait mo talaga, Luina.
Kung yun din lang siguro si Gabriel, hindi niya papayagan na pagtabuyan ako ng papa niya. Oo. Pagtatanggol ganun. Ay, Julian. Tungkol din sa sinasabi mo kanina, ano nga pala yun? Wala yun, kalimutan mo na yun. Sige, kita na tayo bukas. Patagpuan na sana kita agad, Agilus. Alwina, hindi mo pa naisip kawawa na mo si Agi. Sino? Sinong kawawa? Ibig niya po sabihin, si Julian. Kawawa na po si Julian. Si Julian? Bakit naman kawawa si Julian? Kasi wala siyang katabi matulog. Namimiss mo ba siya, Alwina? ikaw talaga. Uy, namimiss. Ay, hindi. Ah, kayo mga bata. Kayo, mga intrigero at intrigera kayo. Matulog na nga kayo. Ayaw pa, mami. Namimiss si Julian. Ah, hindi ah. Sobrang miss! Ay, nako. Tulog na kayo. Ano, Gabriel? Di ka pa talaga dadalo sa kasal? Kahit na sabihin ko pinapasundo ni Violeta si Alwina, pinapasundo pa nga niya sa akin eh. Tsaka ako nakakausapin si Alwina. Sa ngayon, isa lang yung nasa isip ko. Sa oras na pumunta ako dun sa kasal na yun, edi parang tinanggap ko na rin yung Violetang yun. Haring Rasmus! Alam mo na ba ang latest chika ngayon? Ikakasal na si Reyna Voltra sa pinakamayaman sa Tierra Fuego. Si Lucio Montenegro. Huwag kang paharahara sa dinadaan ako, ha? Ah, sandali lamang. Haring Rasmus, saan ka pupunta? Sa Morta. Ang pinakamadilim na bahagi ng Halconia. At kung saan dinadala ang namamatay na Ravenna. At kung saan maraming mumu. Kung saan naroon si... Gusto mo sumama? Haring Rasmus, kayang-kaya na mag-isa yan. Kaya na lang, Haring Rasmus. Sige po, aalis na po ako. Kayong dalawa na lang dumalo sa kasal? Naman po, si Violeta na nga nangiimbita sa inyo, hindihan niyo pa. Basta ako, hindi ako komportabling tumuntong doon sa siyender ng mga Montenegro na yan. Eh, pero po sa dinami-dami ng kasal, binyag at libing dito sa Tierra Fuego, si Violeta lang ang imbita sa inyo. Aayaw pa ba kayo? Diba, pagkatapos ng ginawa ni Lucio kay Alwina, abay gusto mong pa kami makita doon? Mahal kong Ravenum! Magpakita po kayo sa inyong kabanlingkod na si Rasmus. Pagpunyan ang bala ng patulong ko. Pagpaumay ninyo po, mahal na Ravenum. Pero kailangan ko po ng tulong nyo. Si Voltra,
magpapakasal po sa isang tagapatag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayoko hong mawala siya sa akin. Wala akong panahon para sa walang katotohan mong pagsiselos, Rasmus. Pero mahal na Ravenum, sa inyo ho isinangla ni Vultra ang kanyang kaluluwa para maging isang Ravenna. At ibinigay niyo ho siya sa akin para maging Reyn ako. Hahayaan ko na lang ho ba siya mapunta sa isang tagapatag? Sa napakalaking huwag! Akala mo ba kung ba sa lupa ang nagkatawang tao si Vultra para lang magpakasal? Mayroon ka lang tumatak mo sa utak ni Vultra. Isang bagay na wala ka, Rasmus. Kaya pabayaan siya gawin ang pinabasa niya. Pero mahal na Ravenna! Ang kakasapan ito, sa susunod isingin mo lang ako kung may saysay ang sasabihin mo. Tapo! Terong, tuloy ka. Ay, Terong. Lina, Aling Lourdes. Pinapasundo po kayo ni Ma'am Violeta. Huwag na huwag daw kayo mawawala sa kasal. Nabalitaan daw ni Ma'am Violeta ang pagtaboy ni Sir Lucio sa inyo kagabi. At siya na mismo ang humihingi ng tawad. Eh, kung pwede nga lang daw siya nang pumunta dito eh. Eh, kaya lang, kailangan niya maganda para sa kasal. Okay, Tam. Sino ba naman tayo para tumanggi sa imbitasyon, di ba? Di kotse pa. Kaya kung ako sa inyo, bis na kayo. Julian. Si Alwina po. Andiyan, no? Palabas na. O, sige, mauna na ako sa sasakyan, ha? Julian? Pagkanya ka makatingin sa akin. Alwina, ang ganda mo. Salamat. Tara na. Masarap ang handa. Magpakatotoo na tayo. Papa? Libre to. Sayang to. Pinaghanda ko to, ha? Anak, umuwi na lang kaya tayo? Eh, parang hindi ako komportable dito. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Ikaw pa rin ang may pinakamalinis na puso. Ikaw pa rin ang mahal ko, Alwina. Baka naman, hindi dito sa Tierra Fuego napadpad si Aguiluz. Subukan ko kaya sa ibang baryo. Ikinakasal! Hindi naman siguro mapapadpad si Aguiluz sa ganitong mga okasyon. Kalipat na nga. Baka nandun nga siya sa ibang baryo. Si Aguiluz! Si Aguiluz!
Sa wakas, nakita ko na rin siya. Alwina, buti naman nakarating kayo dito ngayon. Ma'am Violeta, nanay ko po. Nanay si Ma'am Violeta po. Magandang gabi. Nay. Bakit ho? Wala. Wala. Mabuti pa maupo na kayo. Magsisimula na yung kasal. Balikan ko lang si Mayor. Tama ba? Wala, anak. Wala. Huliyan din tayo sama na yung pagkain, Dri. Ikaw talaga, Viva. Kamukhang-kamukha niya. Pero hindi maaari. Hindi talaga maaari. Matagal na siyang patay. Ma'am, magsisimula na po ang kasalan. Daan na po si Mayor. Okay. May Violeta. Ah, si Gabriel. Savanna naman. Kita mo ikakasal ako ngayon eh. Ako pa ba mag-aanap kay Gabriel? Ah, ba't sabi mo sa akin dati pupunta siya dito? Eh, nasa na? Kanina pa ako hanap ng hanap. Pwede ba? Kung gusto mo, ikaw maghanap mag-isa, ha? Andiyan lang yun! Sa bisa ng kapangyarihan, ipinagkaloob sa akin ng batas. Mula sa araw na ito, ipinagtitibay ko ang inyong pag-iisang dibdib. Ginoong Montenegro, maaari mo nang halikan ang inyong bagong may bahay. Mauna na ako sa inyo, ha? Sige po. Julian, salamat sa paghatid, ha? Wala yun. Hindi mo lang magpakita si Gabriel. Siguro, nahirapan pa rin siyang tanggapin. Teka, sigurado ka bang ayos ang nanay niya? Parang kanina pa sa kasal, parang may dinadamdam siya. Siguro hindi lang siya komportable na nasa hasyenta kami. Parang ako. Paano ko yan? Ingat ka nila sa pag-uwi, ah. Dito na lang tayo bukas. Gusto mo dalang kita ng paborito mong suman? Julian, may gusto ka pa bang sabihin? Alwina? Ano yan, Julian? Alwina? Julian? Huwag kang pakakagat sa lamok, ha? Ha? Sige. Paano? Pasok na ako, eh. Ingat. Agad sa lamok. Ano yun? Lucio, ikaw talaga. Alam mo, pilyo ka. Ikaw naman. Sige na. Sa kwarto na lang. Ano? Tama na. Isa pa. Mamaya na lang. Sige na. Later.
Mahal kong Alwina. Nabasa ko ang sulat mo sa akin. At naiintindihan ko kung masama ang loob mo. Nasaktan kita. Intindihin mo sana na nagluluksa ako hanggang ngayon dahil nawala sa akin ang mama ko. Pero wag sana pati ikaw. Nahihirapan ako, Alwina. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi ko to kakayaning mag-isa. Patuloy na nagmamahal, Gabriel. Sino yan? Sino yan sabi? Talagang matapang ka, lumabas ka dyan! Uy, Terong, napadaan ka. Alwina, may sulat si Gabriel para sa'yo. Si Gabriel? Baka gusto niya na makapag-usap. Ano sabi? Basahin mo na lang. Nakasulat naman lahat ng gusto niya sabihin eh. Sige, mauna na ako. Salamat. Alwina, nabasa ko ang sulat mo sa akin. At hindi ko maintindihan kung anong dapat mong ikasama ng loob. Nasaktan ako. Hindi mo ba naiintindihan na nagluluksa ako hanggang ngayon? Dahil nawala sa akin ang mama ko. Pero pati ikaw dumadagdag pa sa paghihirap ko. Hindi ko gustong mawala ka sa akin, Alwina. Pero kung hindi mo ko kayang bigyan ng panahon mag-isa, hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagmamahal ko sa'yo. Pinagbago niya eh. Hindi siya yung Gabriel na kilala ko. Ay, nakalimutan mo na siya. I guess naman yung ganun kadali eh. Andito naman kami. Ang mga kaibigan mo. Saka isa pa, si William. Saan siya na kayo ah? Kaya itong mga bata, sino pa ako umiiyak? Tulog ko na. Bukas pagkakising mo, hindi ka na umiiyak. Ginagawa ni Gabriel kay Alwina. Yung Reign of Ultra! Akalain nyo, hindi lang kayo nagkatawang tao! Naging jowa nyo ba ang pinaka-rich at powerful si Chero Fuego! So tell us about your honeymoon, Silver Mallory. Shh! Tumigil kayo! Hindi ko kayo pinapunta dito para makipag-chismisan lang. May iuutos ako sa inyo. Uy! May mission na naman tayo! Stambilan!
Tingnan mo ko ka, baka nakikita ka. Andiyan na. Huwag ka maingay ang tingay-ingay mo. Mulawin na Cornick. Tahan na, alwi na. Andito na ako. Tahan na, ligtas ka na. Ligtas yun ko. Punta pa siyong buhay ko na. Diba sabi ko naman sa'yo, pag andito ako, ligtas ka. Gusto na akong patahin eh. Gusto na akong patahin eh. Gusto na akong patahin eh. Alwi na, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang gagalaw sa'yo.